Ito nga at papauwi na naman ako ng Mindoro. Nasa terminal ako ng Ceres sa May Buendia. Hinihintay ko umalis yung unang bus pa Batangas kasi hindi ko trip yung unang bus na nakapila. Siya nga pala, itong terminal nga pala ng Ceres is dati itong terminal ng Jam. Sa May LRT Buendia lang to. So pagbaba mo ng LRT sa May Buendia Station, pagbaba mo nandun lang siya. At napakarami ng bus na bumabiyahe dito papuntang Batangas, Pierre. Ito nga pala yung bus na medyo hindi ko trip sakyan pag nandito ako sa May Ceres. So para siyang carousel bus ng EDSA, alam niyo yung parang uneven yung upuan niya tapos ang sikip ng legroom niya. Kasi ang haba ng biyahe, I'm sure mga ngawit ako nun. So kaya hinintay ko na lang umalis yan at yung next bus na lang yung pinakasasakyan kong bus. Dito sa Ceres kasi every hour may dumadaan na bus. Baka malito kayo, yung Gold Star at Ceres ay iisang company lang yan. So ayan na nga yung bus ng Ceres o yung Gold Star. At ayan na nga ang bagong bus. So siya nga pala, hinahabol ko yung bagong shipping line na bumabiyahe from Batangas Pier to Calapan Pier vice versa. Siya yung competitor ng OceanJet, siya ang Supercat kasi may biyahe na ang Supercat ngayon. Well actually, matagal na panahon ding nawala ang Supercat sa may Calapan Pier to Batangas Pier. Hindi ko lang alam kung bakit. So ito na yung bagong bus ngayon, di ba naka-plastic pa yung mga upuan niya. Napakalaki din ang legroom ito at nare-recline mo yung upuan mo so pwede kang humiga at may sarili siyang CR yung bus na to. At alam niyo bang napakalinis ng CR ng bus na yun at hindi siya maamoy. So yun nga, maaga-aga pa. So hinahabol natin yung biyahe ng Supercat na 1:30 ng hapon. So matagal na panahon na rin ako hindi nakakasakay sa Supercat bago pa mag-pandemic na yan. So yung Supercat siya ang matapos ng pandemic, nawala siya. Ewan ko kung bakit siya nawala. Pero bumalik na siya, kakabalik lang niya ngayon. Ang alam ko, yung Supercat is dati siyang tawak ng Togo Travel. Nakalagay sa kanya ngayon is Chelsea Company. So meaning, isa lang siguro yung may-ari ng Supercat at ng Starlight Ferries ngayon. And well, about naman sa schedule at trades ng Supercat, ilalagay ko na lang sa description box or ipipin ko na lang sa comment sa video na to. At ayun nga, launa na at tumambay pa nga yung sa harap ng terminal ng Ceres yung driver. May kinuha yatang documents. Nag-aalala tuloy ako kung aabot ba ako sa unang araw ng biyahe ng Supercat. Hindi natin alam. Siguro meron din siyang mga 15 to 20 minutes na nakahinto dyan. Normal lang to kasi usually tumihinto talaga to dito pero hindi naman ganito katagal. Ngayon nga at nakarating na ako sa Batangas Pier at nagulat ako, napakadaming tao na gustong umuwi ngayon sa Batangas Pier. Sasamantalihin nila yung long weekend ngayon at saka yung holiday. So punong-puno mula Odjongan to Abra de Ilog kasi Saturday ngayon. At yung mabiyahe usually yan mga gatong araw may biyaheng Iloilo, Romblon at Odjongan. Amin ang tao, halos hindi ka makasingit sa pinakapila at para makidaan na. At pipila nga ako para sa Supercat. Pero sa kasamaang palad, hindi daw pinabiyahe ng pang 1:30 yung barko. Dahil may kakulangan daw sa papeles at inaayos pa yon. So sinabi ng crew sa akin yun na next na biyahe ng Supercat is 5:30 pa ng hapon. E 1 PM pa lang dito. Choice ako kung hindi sumakay na lang sa rival ng Supercat, ang OceanJet. Video ako about dun sa may OceanJet, sa may open air nila. Tingnan natin kung inayos na nila yung or in-update na nila yung mga nakakalat na life vest nila dun sa may taas. Ito nga, nakalampas na ako sa may x-ray machine nila. Siya nga pala, pinapaalala ko lang sa aking mga kababayan na bawal po magpasok ng pork product, lutuman yan o hindi. Hindi kayo papapasukin sa may x-ray machine. At bawal na bawal din po magdala ng kahit na anong uri ng halaman sa passenger's terminal. Kukuha nyo pa po yan ng permit at lalo-lalo na yung mga alaga nyong hayop. Ikukuha nyo rin po yan ng permit bago, bago kayo makapagbiyahe. Napakaraming tao sa Batangas Pier Terminal ngayon. Iba't ibang lahi, may nakikita nga akong foreigner. May mga Koreans, may Croatians, may Chinese and Japanese. Malamang alam ko na kung saan pupunta to, sa may Puerto Galera. Siya nga pala sa mga baguhan lang sa Batangas Pier. Bago kayo magbiyahe, mag-ingat nga pala kayo kasi may napakadaming bodolero sa may labas ng pier. Gumawa ako ng separate video at may link sa may description box. So yun yung mga mahalagang dapat yung tandaan pag nandito kayo sa Batangas Pier para hindi kayo maloko. Kasi sa totoo lang, napakadaming manluloko sa labas ng Batangas Pier. At ito na nga, tinatawag na kami. Pag OceanJet or Supercat or kahit na anong fast craft, hindi nyo na kailangan pa makipag-unahan para makapunta sa barko kasi may mga designated numbers yung seating nyo. Hindi kagaya ng mga Roro na open seating siya, makikipag-unahan talaga kayo para magkaroon kayo ng magandang pwesto sa barko. So napakaraming tao sa may Batangas Pier ngayon. So yan yung mga nasa labas din. I think yan yung mga pasahero ng papuntang Puerto Galera. Diyan sila hindi naghihintay sila dyan. Kasi naka-sort out na sila para hindi na maghalo-halo pa. Siya nga pala kung biker ka, pwede ka nga pala magdala ng bike, papasakay ng barko or ng Roro. Kasi marami ako nakikita mga biker na tumatawid dito. So Batangas, tapos pupunta silang Mindoro, mag-bike sila. So ito na nga at naglalakad na tayo papunta sa may barko ng OceanJet. So OceanJet nga pala nasasakyan natin is yung OceanJet 3. Gumawa na ako ng review dati sa OceanJet 3. Tingnan natin kung nakakalat pa rin yung mga life vest na sa ilalim. Or sadyang ganun lang talaga siya. Kasi I think di yata nakatali yun. So sa may bandang dulo ng pila na yan, nandyan yung pumipilis ng ticket. So dyan chinecheck yung ticket nyo para saan kayo uupo or para check yung ticket nyo kung talagang tama yung barkong sinakyan nyo.
Barkong nakita niyong kulay yellow na yan, yan yung papuntang Puerto Galera. Barko yan ng Montenegro Shipping Lines. At ito na ang sasakyan natin, ang Ocean Jet 3. So dito tayo sa may taas banda, so nauna lang tayo ng konti. Eh napakadaming pasayero kaya alam ko na mapupuno itong lugar na to. Tingnan natin yung mga life vest sa baba. I think nakalagay lang siya sa may floor. Di ba dapat medyo naka-anchor siya or nakasabit siya? Kasi pag yan nasipa ng pasahero is magkakakalat-kalat and out, magiging out of place yan, di ba? At ito na nga, unti-unti nang dumadami yung mga pasahero na pasakay. Titingnan natin yung dagat, is napakakalmado ng dagat. Medyo troubled lang yung alon pero kalmado yan. At alam nyo ba ang isa sa mga nakita kong problema pagdating dito sa city ng Ocean Jet, lalo na pag maraming tao? Kasi yung numbering niya hindi ganun kalaki. Alam naman natin lahat na hindi lahat ng tao is may pare-pareho ng reading comprehension, di ba? So kung ako nga dati nalilito sa city kasi nila eh. So kaya karamihan ng mga pasahero is nalilito sila dito pagdating sa seating number ng Ocean Jet. Kagaya nitong nangyari dito. Kapalit-palit, may mga hindi alam kung saan sila uupo. Pero I think dapat itinapat nila dun sa may mismong seating at nilakihan nila yung numbering para lagi siyang lalong nakikita ng mga pasahero. At ito nga, ipapaalis na kami sa Batangas Pier. So, papaalis na kami. At kung nakikita nyo, napakadami na namang taong nakaupo. And syempre, may mga nakatayo. Yung mga nakatayo nga, hindi pa rin nila makita yung seat number nila. Kasi nga naman, may ibang umupo. Yan ang problema minsan dito sa may Ocean Jet. Dapat laki-lakihan nila yung labels nila. At ito nga't bumiyahe na kami papuntang Calapan. And after 15 minutes na pag-alis mo sa may Batangas Pier, madadaanan mo tong Isla Verde. Alam nyo bang napakaganda ng Isla Verde na to? Tingnan nyo naman oh. Alam ko may mga resort na sa lobby at dinedevelop na rin yan. Hindi ko lang alam kung saan sasakay papunta dyan. Kung alam nyo, pakicomment naman sa baba kung paano pumunta sa Isla Verde. Kasi honestly, wala akong nakikita yan sa Batangas Pier, kaya hindi ako medyo familiar sa ganyan. Alam nyo ba ang Isla Verde ay marine sanctuary at protected area? So may mga part niya na bawal mang isda. At karamihan ng mga scuba divers, dito sila nag-scuba dive sa may Isla Verde kasi napakaganda ng corals dito. So malapit na kami sa Calapan Pier at ayun nga, kakaalis lang ng fast cut.
At ito na nga, nandito na kami sa May Calapan Pier. Ayan, nakikita niyo yung barko ng Coast Guard. So maraming salamat sa pagsama sa akin sa biyahe na to. Dahil umabot ka sa dulo ng video na to, bigyan kita ng free coaching, so for fitness program, kung gusto mong pumayat o gusto mong mag-bulk o gusto mong mag-lean. Ako ang magiging coach mo, so PM mo lang ako sa description box sa may baba. So hanggang sa muli, magandang araw at syempre mag-ingat tayong lahat.